Alright. MECG na, Laguna. So, tanghali tayo ngayon lumabas dahil nadagdagan yung oras ng paglabas natin at meron nagbabantay dun sa aking mga chikting. So, emergency itong lakad ko ngayon kasi nagkaroon ng problema sa mga pets ko, sa mga aso ko. Usapang aso naman tayo ngayon, ano? Itong nakaraang mga linggo, wala akong mabilihan ng brand ng dog food na nakasanayan nilang kainin. So, nagkaroon ako ng malaking problema. Bumili ako ng ibang brand, ayaw nila kainin. Bumili ulit ako ng another brand, kinain nila, pero nag-LBM sila lahat. So, malaking problema yon. Alam niyo kung bakit? Kasi, nag-LBM sila, so, dehydrated, tapos, napakainit ng panahon dahil sa summer. Tapos, hindi lang yon. May COVID-19 pa, hindi tayo makakilos. Hindi tayo makabili ng mga pangangailangan nila. So, talagang apektado ang mga pets natin. Nakakawa. So, ngayon, kailangan ko lumabas para bumili una ng vitamins at saka antibiotic. Tapos, dextrose powder. At yung dog food nila, no? Kasi nagbukas na itong South Foods Mall. So, yung dog food na brand na binibili ko, wala sa mga poultry supply, no? Before, meron akong poultry supply, wala akong makuha ng ganung brand. Meron lang sa DIY na hardware, meron dito sa Southwoods at saka sa Walter Mart. So, sana may stock dito para dito na lang ako titingin, ano? So, yun, balik tayo sa usapang aso. Alam nyo, ngayong mainit na to na panahon, dapat ang mga aso natin 2 to 3 times per week kung sila maligo para talagang hindi magkaroon ng problema. Uso rin ngayon sa ganitong init ang garapata at galis. So, kailangan talaga na ang aso natin maprotektahan. Yung aso ko, nagkasabay-sabay ang stress nila, no? Yung Siberian Husky ko, nagsished. Akala ko ginalis. Yung pala na-stress at saka sa sobrang init, nakalbo talaga siya. O, nataranta ako. Ayun, dito ako magpapark sa basement ng Southwoods Mall. Sana palagan tayong kumuha ng video kasi the last time na kumuha ako ng video, pumasok ako dito, ipinapatay ng guard. Bawal daw. O, hindi ko alam kung bakit. So, yun. Ang hirap sa mga pets natin na magkaroon sila ng sakit dahil pati tayo apektado, no? Pagka dog lover ka, kung ano yung problema ng mga alaga mo, magiging problema mo rin. So, eto kaya ngayon, kailangan kong bumili ng antibiotic. May isang antibiotic na mabibili natin sa mga poultry supply, no? Na powerful, yung Puppy Doxy. Kung matamlay ang aso ninyo, pwede rin yung painumin ng Puppy Doxy. Yan. Kung may ibang sakit, no, na medyo tumamlay, obserbahan natin, no. Pwede natin bigyan ng Puppy Doxy. So, yun. Tapos nga pala, ngayon, summer. Teka muna, magpapark ako dito. By the way, para sa mga kaalaman po ng mga nagmumotor, ang 300cc pataas, pwede pong mag-park sa parking lot ng 4 wheels kagaya ko. Ako po 400cc itong maxi scooter ko, kaya dito ako nag-park. Kaya alam mo kung mali. Kasi yung pinto dito, ginawa lang natang exit, so lilipat tayo. At saka maghanap tayo ng malapit sa elevator, kasi if ever na meron dito ng supply ng dog food, sa elevator tayo dadaan, hindi na sa hagdan, hindi na sa escalator, no? So, lilipat tayo. So, yun. Balik tayo sa usapang aso. Isa pa po na bagay, ano, na kailangan natin gawin, araw-araw, babara natin ng tubig yung mga aso natin na inumin. Tapos, hindi lang basta babara, ha? Pag nakainom sila at mainit yung panahon, kailangan palitan natin. Why? Kasi, napapanis po ang tubig na nalagyan ng laway ng aso. So, ang lahat ng napapanis na bagay, may bakterya. Di po ba? So, kailangan natin palitan yon at linisin. So, dito mga kapagpapark,
try natin na makakuha ng footage ng video hanggang sa loob ng mall. Yun, sa kasamaang palad, hindi tayo pinayagan. Pinatago yung camera natin, pinalagay sa bag. So, nakabili ako ng dog food, no? Nagdala na ako ng 3 bags na maliit, pero nagpa-reserve na ako ng 6 na bag na doon pa siya sa taas. Kung makakabalik ako this day, pipikapin ko siya. Hindi kasi kaya ng motor eh. So, kailangan ko magdala ng 4 wheels. Ayun. Ngayon, kung hindi ako makakabalik ngayon, bukas na umaga. At least, bayad na yon. So, balik tayo sa usapang aso. Yun, kanina, kailangan na, ano ba yung kanina? Nakatayo, yun. Sa napapanis na tubig, no? Lahat kasi ng napapanis na bagay, magmula sa pagkain, may bakterya yan. So, same din sa tubig. Now, ano ang nagiging cause ng bakterya? Pag nakakain tayo ng panis, sumasakit yung tiyan natin. Kakaroon tayo ng problema sa internal, magtatae. Diba? Eh, yun yung kailangan natin iwasan. No? Kaya ako, inaagapan ko. Pero sa totoo lang, talagang naapektuhan yung aso ko. Marami po akong aso, Siberian Husky, Belgian, Doberman, Chow Chow, Mini Pinscher. Lahat sila naapektuhan. Namayat sila, na-dehydrate, no? Kasi kagaya nung Belgian ko, halos 3 days yata siya na hindi kumain, puro tubig lang. May stress. Dahil sa init, hindi sila mapakali. No, yung mga Siberian ko, ganun din. Same din. So, nakakaawa talaga. Nakakaawa. Tapos, uso ang garapata. No? Ngayong summer, pansinin ninyo, talaga nagkakagarapata. Parang mga bata yan eh. Bigla summer eh, kinukuto. Same din po sa aso. So, ako, ang ginawa ko, nag-spray ako ng gamot sa palibot ng lalagyan ng aso. Sa bakod, sa lupa, para hindi makapag-penetrate. Pero, nakapag-penetrate pa rin doon sa aspin ko, sa askal ko. Doon nag-umpisa. So, inagapan ko, no? Naggamot kaagad ako. Bigyan ko siya ng gamot. So, ayun. Tapos yung Siberian Husky ko na nag-shed na nakalbo, na akala ko galis, dinala ko sa vet. Hindi naman pala galis dahil talaga sa stress. Yung Belgian ko, same din. So, binigyan lang ako ng sabon. Regular kong ginagamit. At tapos Madre de Cacao. Ano, kung meron po kayong Madre de Cacao na puno, gamot po yan sa galis ng aso. Gamot yan doon sa naglalagas din na balahibo para tumubo agad. Tapos, gamot din yan doon sa maliliit na hindi garapata, yung isa, yung mas maliliit pa, yung tumatalon. Pagka meron po niyan, hindi kumakapit, yun yung na-observahan ko. So, ito checkpoint po ito. No? Tignan natin kung sisitahin tayo. Yun. Hindi tayo sinuta. Thank you, sir. Ewan ko kung bakit lagi ako dumadaan dito. Ganun talaga. Hindi ako sinisita, hindi ako sinicheck. Bakit kaya? Ganun talaga eh. Sige, iyaan natin sila. So anyway, balik tayo sa usapang aso. So, sa pag-aaso po kasi kailangan talaga na monitor sila. No? Ako, inaamin ko minsan tinatamad ako eh. Pero, isipin natin ang mabuti na pagka inabot tayo ng tamad, magkakaroon sila ng problema. Lalong mas magkakaroon tayo ng problema. Marami ako nakikita nga nag-aalaga ng aso, sa umpisa lang sila ganado. Naaawa ako sa aso, sa totoo lang. May mga kakilala ko eh, nung lumaki yung aso, mga busbusi na. Kakaawa, sobra. Samantalang nung maliit eh, pinagyayabang nila, pinagagala-gala, dala-dala araw-araw. Eh, nung lumaki, pinabayaan, nakakaawa. Nakakaawa. So, huwag sana natin gawin yun. Ano? Sana, ang matapos natong COVID-19 na to, para lahat tayo free, magmula sa atin hanggang sa mga alaga natin. So, hanggang dito na lang po. Alagaan natin ng mabuti yung mga pets natin. Huwag natin nga pabayaan kagaya ng pag-aalaga natin sa mga anak natin. Ano? So, see you next ride. Mag-ingat tayong lahat sa COVID-19 at sumunod tayo sa patakaran ng gobyerno. Salamat po ulit. God bless sa ating lahat.